thank you, dear parents, and a pleasant good day to each and every one of us. Thank you for taking your time out of your busy schedule to be here today. I know you all have many commitments, but your involvement in your child's education is crucial and critical towards their success. Amidst this pandemic, we need to continue striving for excellence and go for growth, considering the fact that you are sending your students to learn from us. But believe me, with this learning continuity plan that we are having, it will create huge challenges for all of us. For you, dear parents, for our students, as well as to our mentors. At dahil po dito, kailangan namin ang inyong lubusang pakikiisa, mga minamahal na magulangin. We expect great things as we stand all together at the beginning of the journey of discovery that lies ahead during this new normal situation. Eh, mahirap man po natanggapin ang katotohanan na kinakaharap nating lahat sa larangan ng edukasyon, kami po ay umaasa na maipagpapatuloy ng bawat mag-aaral at mauunawaan nila ang mga aralin. At ito po ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng ating minamahal na magulangin. Gagabayan po namin kayo at ihahatid ang dekalidad na edukasyon sa abot ng aming makakaya. I can assure you that we will regard your students as our sons and daughters, our siblings and best friends. And in behalf of Ma'am Angelita L. Aragon, the president of the QECI, our new school administrator, Ma'am Carmencita L. Aragon, and the teaching force of the senior high school department headed by their coordinator, Ma'am Ayala. We encourage you, dear parents, to visit our school's website, our Facebook page, and our YouTube channel. I feel privileged to welcome you all in this parents' orientation. School year 2020-2021. Maraming salamat po at pagpalainawa tayo ng poong may kapal. Mapagpalang araw po mga minamahal naming magulangin. Ako po si Binibining Rochelle Sunga, ang advisor ng ABM 11 and ABM 12. So nandito po ako ngayon upang talakay naman sa inyo yung patungkol po dun sa learning continuity plan na gagamitin po natin sa taong panuruan. Ngayong nandito nga po tayo sa ganitong sitwasyon dahil sa dulot ng pandemyang COVID-19. So, in compliance to the DepEd Order Number 13, Series 2020, entitled Readiness Assessment Checklist for Learning Delivery Modalities in the Learning Continuity Plan of Private Schools. So, yan po. At ang tema po ng taong ito ay hatid edukasyon sa mga bata sa kanilang mga tahanan. So, mga mahal na magulang, paano po ba nasabing hatid edukasyon? Ano po yung mga pamamaraan na inihanda ng paaralan upang matugunan po yung mga pangangailangan ng mga mag-aaral? So ayun po, ito po yung ating mga magiging pamamaraan ng pagtuturo at pagkakaalam simula po sa Agosto 24, 2020 para sa school year 2020-2021. So ayan po, una, wala pa rin pong
face-to-face, or QECI and LAM-LC will not hold any face-to-face and on-premise classes. So, hindi pa rin po tayo magkakaroon o hindi pa rin magkakaroon ng face-to-face ang mga mag-aaral at hindi po pupunta dito ang mga estudyante upang pumasok sa paaralan. So, yun po. Pangalawa, we will be giving out printed modules to our students so they can study and perform lesson activities at home. So, yun po. The modules are prepared by our teachers and reviewed, certified by our coordinators and the school administration. So, yun po yung pangalawa. Magkakaroon lang po ng mga printed modules na aralin at gagawin ng mga mag-aaral sa kani-kanilang mga tahanan. So, yun po, ang gumawa po ng mga printed modules na ito ay ang mga kaguruan ng departamento po ng senior high school at ito po ay sinuri ng aming coordinator na si Ma'am Divina B. Ayala at pagkatapos po nun at saka po ito dinala sa administrasyon para po makita kung para po masigurado na nahit na po yung minimum learning competencies as required by DepEd. So, yun po. Kaya inaral po itong mabuti bago po namin i-release sa mga mag-aaral. Ayun po yung scheduled and rich virtual online learning. So, ito naman po bilang karagdagang pagtuturo at kaalaman, informasyon para po sa mga mag-aaral. So, furthermore, to maintain the valuable aspect of student-teacher interaction ng QECI at ng LAM-LC. So, we'll be conducting scheduled online class po or session so the teachers could give online lectures to cover the lessons and competencies outlined in the module. So, ito po yung mga karagdagang pagtuturo. So, because of the limited data communication, our communication line and load with which are available to the students, the online classes will be used more as a lecture platform. So, yun po. At paano po kung ang katanungan naman, hindi lahat po ay makakapag-access ng internet connections? Ano po ang maaari naming ibigay na paraan para po sa mga ganong sitwasyon? So, ito na po. Dadako na po tayo dun sa pang-apat na pamamaraan. So, ito naman po yung home visitation upang bigyan ng mga mag-aaral ng personal or one-on-one assessment po para po ma-assist yung mga mag-aaral. At dito naman po, so ayon, QECI will be scheduling home visitation for at least 2 times a month so the teachers could monitor and assess the progress of the pupils and thereby render personalized and one-on-one tutorials. Ayan po. Yun, magkakaroon naman po ng home visitation para in case na merong kakulangan dun sa modules o sa instruction sa modules o kaya naman hindi po kayang mag-assess o hindi kayang maka-access ng internet connection, yun po yung pwedeng paraan, home visitation. So, ayan po. For the home visitation program, the school will seek the permission of the parents and the teachers will strictly enforce the health protocols like social distancing and wearing of face mask and face shield. So, yun po, bago po kami bumisita sa inyong mga tahanan, hihingi po kami ng permiso sa inyo, mga minamahal na magulang, kung kami po ba ay pamamayagan nyo na bumisita sa inyong tahanan. So, yun po, bilang pagtupad po dun sa mga alituntunin at pinapatupad ng pamahalaan, magkakaroon pa rin po ng mga health protocols kagaya ng social distancing, pagsusuot ng face shield at face mask. So, ayun lang po mga minamahal na magulangin.
Ulitin po natin yung mga pamamaraan na ating gagamitin sa pagtuturo. Ayan po, unang-una dyan, wala pa rin po tayong face-to-face. Pangalawa, may mga printed modules na inihanda na aaralin at gagawin ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan. Pangatlo, scheduled and rich virtual online learning bilang karagdagang pagtuturo at kaalaman at impormasyon para sa mag-aaral. At ang kahulihan po, yung home visitation upang bigyan ng mga mag-aaral ng personalized one-on-one assessment. So yun po, mga magulangin, yun po ang gagamitin natin. Sana po ay meron naunawaan po ninyong mabuti patungkol po dun sa kahalagahan ng learning continuity plan. So yun po, kailangan po nating sundin ang mga protocols na ito para na rin po sa seguridad ng lahat. So ayun lang po, magandang araw po sa inyo at ibibigay ko na po ang kasunod na bahagi para po sa mga iba pang tatalakay natin dito sa ating orientation. Maraming salamat po, mabuhay po tayong lahat. God bless. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating magulangin. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Roland Casabuena. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming paanyaya. Para po sa inyong kabatiran, ang pamamahagi po ng mga module para sa inyong mga anak. Ay meron pong mga guro na nakatalaga at pupunta sa bawat barangay kung saan kayo'y naroon. Doon po ninyo katatagpuin ang mga guro para po madali ninyo makuha ang mga modules ng mga bata. Sa pagkuha ng mga modules, mangyari po lamang ang mga magulang lamang po ang maaaring kumuha nito. Narito po ang petsa at oras ng pagkuha ng mga modules. August 26, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Barangay Plaridel, Barangay Kulawit at Imonan. Ang nakatalagang guro, Mr. Roland Casabuena. August 26, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Barangay San Andres, Barangay Inaklagan at Imonan. Ang nakatalagang guro, Ma'am Risa Manalo. August 26, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Barangay Caridad Ibaba, Barangay Caridad Ilaya. Ang gurong nakatalaga, Mr. Sam Dalisay. August 27, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, Barangay Malusak, Barangay Balubad, Barangay Talaba, Barangay Buhangin, Barangay Manggalayan, Barangay Kilait. Ang nakatalagang guro, Ma'am Generous Cleope. August 27, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Barangay Lakip, Barangay Punon, Barangay San Rafael, Barangay Inalig, Barangay Panaon. Ang nakatalagang guro, Ma'am Felicidad Borlasa. August 27, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Barangay Malinaw Ilaya, Santa Catalina QM. Ang gurong nakatalaga, Ma'am Ruda Cuales. August 28, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Barangay San Isidro, Barangay Tinandog, Barangay Rizal, Barangay Malinaw Ibaba. Ang nakatalagang guro, Ma'am Rochelle Sunga. August 28, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Barangay Tagbakin. Ang nakatalagang guro, Ma'am Divina B. Ayala. August 28, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Poblasyon, Barangay Angeles, Lumutan. Ang nakatalagang guro, Sir Joe M. Taracina at Sir Roderick Salvatos. Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Naway, patuloy tayong ingatan ng may kapal. Good day. I am Roderick Salvatos, advisor of STEM 12. I'm going to tackle about the grading system
for the school year 2020-2021. Below is the revised grading system that will be used for the school year 2020-2021 for all the subjects. Written words, 35%. Performance tasks, 25%. Quarterly assessment, 40%. Example of written works: quizzes, unit or long tests, news writing, survey data, recording and analysis, geometric and statistical analysis, graphs, charts, problem sets, laboratory reports and documentation, work designs and plans, diagram, maps, and models. Example of performance tasks: student design experiment, plates, hands-on exercises, skills demonstration, multimedia presentation, live dioramas, research paper, investigatory project with oral defense, test, debate, survey conducted, outdoor math, probability experiment, and practical test. Example of quarterly assessment: exams, exhibit, portfolio, practical test, and major skills. Thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Felicidad Esborlasa, advisor ng Science, Technology, Engineering and Mathematics Grade 11. Ang aking pong tatalakayin ay tungkol sa assessment, major examination and portfolio. Sa assessment po, meron po tayong prelim, midterm, semifinal and final. Tentative schedule of major examination po. First semester. Prelim po September 24-25, 2020. Midterm po October 28-29, 2020, for the first quarter. Semifinal po November 26-27, 2020. Final po, December 14 and 15, 2020. Ito po ay para sa second quarter. Tentative po para sa second semester po. Prelim po is January 28-29, 2021. Midterm po, February 25-26, 2021. Ito po ay para sa first quarter. Semifinal po, April 14-15, 2021. Final po is May 17 and 18, 2021, para po sa second quarter. Another requirements po ng mga mag-aaral ay ang portfolio po. Bawat mag-aaral ay magpo-provide ng isang portfolio. Ang bawat strand ay may kanya-kanyang kulay ng kanilang portfolio. Ang STEM 11 at STEM 12, dilaw. UMS 11 is orange. UMS 12, pink. ABM 11, sky blue. ABM 12, violet. TBL 11 is green. TBL 12, pula po. Gas is blue. Doon po ilalagay ang mga ibang requirements or gawain na mag-aaral sa kanilang portfolio. Yun lamang po. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako po si Ma'am Manalo. Nandito po para ipaliwanag sa inyo kung ano po yung annual voucher ng isang ESD grante. May annual voucher na ibinibigay ang ating gobyerno sa lahat ng grade 10 completer. Subalit magkaiba ang bigay na nagmumula sa isang public school at isang bata po na nagmula sa private school. Ang bata po nagmula sa private school ay may 14,000. Nahahatiin po yon sa dalawang SEM. Kaya po 14,000 divided by 2 is equal to 7,000. Ang bata naman po may nagmula sa public school completers ay 17,500 divided by 2 is equals 8,750 kada sem po.
Ang lahat po ng bata ay may tuition na 11,165. Ang bata po na nagmula sa private school, 11,165 minus 7,000 is equal 4,165 ang babayadan po nila kada SEM kung ito ay top up o kumplito ng ESC grante. At ang bata naman pong mula sa public school ay 11,165 minus 8,750. Ang babayadan po nila kada SEM ay 2,415 per SEM kung ito ay top up o kumplito na galing sa public school. Nagiging isang irregular payee po ang isang bata kung ito po ay transferee from public and public school, private o public school. Student irregular, balik-aral, stop in the middle of the student, kasi po kaya po sila nagiging irregular payee kasi po magkakaiba po ang curriculum ng lahat ng paaralan. Ang bata po na galing sa private school na walang voucher ay pwede po silang i-apply sa voucher program kung ito po ay nakipag-ugnayan agad sa papasukan nilang paaralan. Muli po, salamat. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Roda Sara F. Juarez, Class Advisory ng UMS 11 ng ating mahal na paaralan, Senior High School, Quezonian Educational College. So, narito po ako ngayon para ibahagi ang mga panuntunan para sa gaganapin nating online class home base. So, una po, pumili ng tahimik at komportableng lugar para sa pag-aaral. So, tayo pong mga magulang ang magpo-provide sa ating mga anak kung saan natin sila bibigyan ng magandang pwesto sa kanilang pag-aaral. So, ano po ba itong tinatawag nating maganda, komportableng lugar para sa pag-aaral? So, kung ang bahay po natin ay merong kwarto na hindi ginagamit, or isang lugar na pwedeng pagtayuan ng bata sa kanilang pag-aaral, maaari po natin itong ibigay sa kanila. So, ito po ang magsisilbing paaralan nila mula Lunes hanggang Biyernes. So, ano po ba ito? Kailangan po meron siyang lamesa na paggagamitan ng kanyang cellphone or ng kanyang laptop. Ganun din po, meron din po itong sapat na ilaw or liwanag na magsisilbing tanlaw sa bata pag siya ay may mga gagawing aralin, assignments, project at marami pang iba. Pangalawa pong panuntunan, maging handa sa mga itinakdang oras sa bawat subject na ibinigay ng ating mga guro. So, ang bawat guro po or ang bawat subject teacher po natin ay nagbigay ng kani-kanilang schedule kung saan nakalagay po ang kanilang oras ng kanilang pag-aaral bawat subject. So, hindi po malilito ang bata kung anong oras na po ba ang kanilang itatakel or ileleksyon sa araw na yon. So, magiging batayan po nila ito para sa kanilang online class everyday. So, titingnan lang po nila ang schedule nila, wala pong pinagkaiba sa napasok sila sa school at sa pag-aaral sa bahay. Kasi kung ano po ang schedule natin sa school, ay parang ganoon na rin po ang magiging schedule natin sa bahay. So, ang pinagkaiba lang po, tayo po ay mag-aaral through online or modular. Panuntunan ay respeto po sa bawat isa na nakalahok sa online class, mapaguruman or kaklase. So, maliwanag po dito na respeto po ang pinakamahalaga sa ating gagawing online class. So, hindi po ganun kadali ang ating papasukin since ito po ay new normal. So, kailangan po ng respeto sa bawat isa. Respeto po sa kaklase, respeto po sa guro. So, kasunod pong panuntunan, tanging makabuluhan at related sa pag-aaral lamang ang pwedeng ilagay sa mga comment box o messages. So,
Kami pong mga guro ay pinamamayagan lang po namin mabasa sa ating gagawing online class ay yung makabuluhan lamang po at related po sa ating pinag-aaralan. Other than that, wala na po kaming mababasang iba. Kasunod pong panuntunan, panatilihing seryoso at disiplinado sa pakikinig ng mga aralin. Wala pong pinagkaiba ang ating pag-aaral, online man or yan man po ay sa paaralan. Ang pinag-uusapan po dito ay kung gaano po kayo kaseryoso sa pag-aaral ng mga nakaraang taon, i-apply lang po natin ito sa ating bahay or sa ating gagawing online class. Kasunod po, laging magbasa ng mga anunsyo sa inyong messenger, email ad mula sa inyong mga guro. Kami pong mga guro ay laging mag-a-announce sa email account or messenger FB account ng ating mga estudyante. So sa mga estudyante po na hindi pa nagbibigay ng inyong account sa messenger, Facebook, Gmail, maaari po kayo makipag-communicate sa inyong mga advisor sapagkat po sa dami ninyo ay baka po kami ay may makaligtaan sa inyo. Bagamat po ito ay sinusuri namin isa-isa, pero mas maganda po kung ang bawat isa po, guro man or estudyante ay nagkakaisa. Maliwanag po. Kasunod po ay isulit ang mga kailangang hinihingi ng mga guro sa takdang panahon at oras. So hindi po ibig sabihin na tayo ay online class or modular ay hindi po kami hihingi ng kung anong assignment or project sa mga bata. So kami po ay mag-a-assign din or magbibigay ng mga assignment, project para sa mga bata dahil ito po ay isa sa mga pagkukunan namin ng grades at pagbabasehan para sa assessment namin sa mga bata. Kasunod pong panuntunan, at wari ko po ay ito na po ang huli, huwag mahiyang magtanong kung mayroong hindi naiintindihan. So, pinakamahalaga po ang ating komunikasyon. So, kung meron pong hindi naiintindihan, ang mga bata po ay huwag mahiyang magtanong sa amin. Dahil nga po ito ay online class at ito po ay new normal natin ngayon. So, huwag na pong mahiya. Ano po, para po mapadali natin ang pagbibigay ng kaalaman sa mga bata mula sa aming mga guro. So, ang pinakahinihiling lang po naming mga guro ay makiisa, magbahagi, at panatilihing masigla ang kaisipan upang aming hatid edukasyon ay inyong makamtan. So, yun lang po at marami pong salamat sa nakiisa at sana po ay marami kayong naintindihan at natutunan. At huwag po kayo mag-alala, hindi naman po tayo habang ganito. Pasasaan po ba at lilipas din? COVID lang po yan. So, yun lang po. Maraming salamat.